Magandang araw mga tol. Papasalamat po tayo na pagbigyan po tayo at makapag-update. At ang pupunta naman po natin ngayon ay ang MRT 7 line stations. So ngayon po ay nasa EDSA tayo. At yan po ang landmark. At yan po ang tinututukan natin ay ang SM North. So nasa 62% na po ang completion ng pagbubuo ng MRT 7. So sabi nila on target daw na makapag-open sila this year. So siguro partially opening lang yan kasi yung bandang dulo sa may papuntang Quirino hanggang San Jose del Monte hindi pa kumpleto yun eh. So nandito po tayo nga sa may EDSA at yan po ang tinututukan ng camera ay yan po yung magiging common stations ng MRT 7, MRT 3 at saka LRT 1. So malapit na rin po dito yung underground nating train station. So dito lang po sa may Veteran. So pwede na rin po sila sumali rito dahil malapit lang naman. So yan po yung connectivity po ng mga train stations natin dito para po sa kumbinyente ng mga mananakay o ng mga pasahero. So yan po ang situation ngayon. Hoping po sila na sa April this year makapag-operate na po na makapag-test po sila, test run po ng mga trains nila na nanggaling pa sa South Korea. Nagawa naman ng Hyundai Rotem yata yung company kung di ako nagkakamali. So meron tayong 18 trains at the moment. Yung po ay sa kabuuan na 108. So meron pa silang kulang na 90 na bagon. So by April po i-test run po nila dito sa rail track dito. At sana naman po walang magka-problema o walang maging problema. So sa hindi po nakakaalam, ito pong MRT 7 ay halos 22 kilometers ang layo o ang haba. Magmumula nga po ito sa San Jose del Monte, Bulacan at pupunta dito sa North Avenue sa tapat lang ng Trinoma at ng SM North. At iyan nga po pala ang Vertis North ng mga Ayala. So yun nga po, 22 kilometers at meron siyang 18 stations. So bali ang sinasabi nila, pag natapos po itong project na to, ang biyahe mula po sa San Jose del Monte papunta dito sa North ay magiging 35 minutes. Malaking tulong po yan sa mga kababayan natin, lalo na kung busy talaga sila sa buhay nila. Kasi 35 minutes San Jose del Monte hanggang North Avenue, laking tulong po na sa kabawasan po ng oras nila sa biyahe. Kasi po kung susubukan nyo po magbiyahe mula sa San Jose del Monte at dito papunta sa North Avenue, abutin po kayo ng siyam-siyam dahil nga rin po sa traffic. Ayan, katulad po niya, medyo traffic na papunta rito sa North Avenue. At ang Commonwealth din po ay masyadong matraffic na rin. Medyo nabawasan ng konti pero malaking tulong po ito sa mga kababayan natin na masyadong busy sa buhay. At least yung mababawas sa biyahe nila sa oras, may lalaan nila sa ibang bagay o sa ibang gawain. So di po tayo makakadiretso dito, kaya iikot po tayo dito sa Agham Road. Mag-U-turn lang po tayo.
mukhang di po yata pwede pumasok sa Agham Road ah. Sa North Avenue, diretso North Avenue. So ang gagawin ko po, didiretso na lang pero subukan ko po. Baka pwede naman dumaan. Ayan po, sabi road closed, North Avenue. So pasok po muna tayo ng Quezon Avenue tapos labas tayo ng Quezon Memorial Circle. Tapos diretso po tayo ng ng Commonwealth. So maganda na rin ano ba yan? So maganda na rin po yung lugar dito. Dati po mga bahay, marami pong bahay-bahayan dyan eh. So ngayon mga dinidevelop na po yung lugar dito. Puro buildings naman po ang pinapalit. Kaya ayan, maraming magandang oportunidad para sa mga trabahador natin, para tuloy-tuloy yung trabaho nila. So ito po yung Agham Road. At yung nasa kabila naman po natin yung Philippine Science High School. Mga magagaling din po ang mga estudyante dyan. So pagka nag left po tayo dyan, yan po yung Quezon Avenue. So yun nga po, 18 stations yung gagawin para dyan sa MRT 7. At magiging 35 minutes lang ang biyahe. At magte-test run sa April this year yung mga bago na dumating galing South Korea. Expected nila sa partial operation mga 200 to 300 ang maseserbisyuhan itong MRT 7. So malaking tunog po yan sa mga nagmamadali. Kasi yung iba talaga pag magmumula ka sa San Jose del Monte at ang pasok mo ay alas 7 o alas 8, let's say isang pupunta ka pang Manila o sa Makati o sa Caloocan or Quezon City, dito na lang kailangan po magbigay ka po ng sapat na oras para sa biyahe mo. Isama mo na rin yung traffic para hindi kayo mabitin. Kasi minsan ang traffic di mo rin masasabi, bigla na lang magkaka-traffic, magugulat ka nila. So kakaliwa po tayo dito papuntang Quezon Memorial Circle. Patayin ko po muna tapos mamaya ituloy ko ulit yung video. Pasensya na kayo mga tol at medyo mahaba yung waiting time doon sa sa traffic lights doon sa may Quezon Avenue. So ngayon po nandito na tayo sa may circle. Ikutin lang po natin to tapos punta tayo sa Commonwealth. So mag right turn lang po tayo dito at pasok tayo ng circle. So far, hindi pa naman po ma-traffic. Nung time check tayo, 11 o'clock in the morning. So yung pong tinututukan na yan ay Quezon City Hall. Yan po ang munisipi ng Quezon City.
abutin lang po natin to. Bali, yung second station po pala ay nasa loob mismo ng ano, Quezon City Memorial Circle. Tingnan natin kung matututukan ng camera. Bali, dyan po ilalagay yung ano, station dito sa Quezon Circle, sa area po na yan. Yan po tinututukan ng camera. So pasok tayo ng Commonwealth Avenue. Bali, hindi po masyadong malayo yung pagitan ng station dyan sa Memorial Circle papuntang, kasi ang kasunod niyan University Station eh. Yan lang po yung ano, pagitan. Siguro mga nasa 300 meters lang ang pagitan ng dalawang stations na yun. Bali, ayan po ang University Station. Pabor po to sa mga estudyante ng mga taga UP. So, yan naman po ang daan papunta sa UP Diliman. Meron din po ang daan dyan papuntang C5 Kalayaan, papuntang SLEX, ayan. O Taguig, meron dyan. So yan po ang ano, University Station. Yan, tinututukan ng camera natin yan. Sino po ba nakakamiss dito sa Commonwealth? Commonwealth Avenue. Tanda ako dito, grabe traffic dito pagka ano. Sabagay, matagal na yun, during the 90s. Grabe po ang daan dito, nung hindi pa po kaluwang yung daan dito. Mga kaklasiko na nag-aaral pa sa Manila, pag uuwi dito at dadaanan to. Minsan, ang uwi nila halos naaabot na raw po sila na alas 12 ng gabi. Dahil nga po sa sobrang traffic. So ngayon maluwag na siya. Dati ilang lanes lang ang ano dito, ang road dito, siguro mga 4 o 6 lang. Ngayon ilan na? 2, 4, 6, 8. Hindi ko pa sinamay nasa loob, siguro mga nasa 10. At ang pagkakalam ko nga po pala, yung mga bagon na galing na South Korea ay dito po muna pinark. Ayun, nakita ko pala. Ayun. So makikita po natin. Tutukan na lang po natin ang camera. So ayan po yung 18 bagon na galing ng South Korea. Yan, maganda siya. Siguro po may 4 o 3. Ayan, kada isang linya ng tren meron 3 bagon. Ewan ko po kung dadagdagan pa yan o inayin talaga. 3 kada trend. So yan po yung sambahan po ng Iglesia ni Cristo. Kaya shoutout po sa mga kababayan nating o mga kapatid natin na Iglesia. Ito po yung Tandang station. Yan po mga poste na yan. Bali, yan po magiging station ng Tandang Sora. Going right po, may daan po dyan papunta C5 at Kalayaan din. At yung tulay na nasa harap po natin, going right po papuntang C5 din, Kalayaan, Taguig. So yung mga container vans o mga trucks na galing ng NLEX, dyan po nagdadaan lahat. Kaya minsan po matraffic po dyan. At yung going left, papunta pong Mindanao Avenue at papuntang NLEX. Kaya minsan, pagkadadaan ka dyan, medyo matraffic din dahil puro
trucks po ang mga kasabay mo dyan, mga container vans na naglalakihan. So nandito pa rin po tayo sa Commonwealth Avenues. Pasensya na kayo, medyo mahaba tong Commonwealth Avenue. So yan po ang progress nila ngayon sa MRT 7. So malaking tulong talaga ang may bibigyan ito pagka natapos to. Sana nga po sa April matest run na yung trends, mga trains doon. At sana naman wala maging problema. At ayun nga po pala, 60 kph nga lang po pala dapat ang takbo dito. Kaya lang iba hindi maiwasan, mga nagmamadali. Kaya misan yung iba nag-over doon sa tamang takda na ano, bilis na mga sasakyan na dumadaan dito. Bali ang magiging next station after ng Tandang Sora. Ano nga ba? Ayun, Don Antonio Station. Yan po ang susunod na station pagkagaling ng Tandang Sora Station. Marami din pong tao dito sa area na to. Lalo na pagka nag sa left turn mo, pagka magle left turn ka dyan, at saka sa right nitong katabi ng ano, sa likuran lang ng ano, ng Evergotesco Mall, ang dami pong subdivisions dyan. So malaking tulong sa mga nakatira dito. So ito po ang Don Antonio Station. So yung sa left po, dyan po yung papasok ng Don Antonio Subdivisions, o subdivision I mean. At dyan naman po yung ano, Grand Royal Subdivision po yata ang tawag doon, doon sa right side niya. Ayan, medyo maganda na yung ano dito. Ano ba tawag dyan? Yung wall ng nilagay nila rito. Maganda pagkakadesign. Dito nga po pala minsan marami rin ano eh, madalas ang aksidente eh, kadalasan involved po mga nakamotor. O ayan, mga nakamotor pala ganyan. Kaya minsan po, ingat din po tayo dito. Tignan po mabuti yung mga sa kaliwa at sa kanan mo kung meron mga motor na lumulusot sa inyo. Kasi minsan din na rin mapansin eh. Kaya konting ingat lang po sa pagdadrive dito. Yan, taas ng rail track dito. At ito naman po ang Batasan Station. Dito rin po ay masyadong maraming tao. Kaya laking tulong din. At yan pong building na nasa harap natin, yan po ang Sandigan Bayan. Ikot lang po tayo, pakita ko sa inyo ano, ang Batasan. Dito po yung mga nag-uopisina ng ating magagaling na congressman. Ikutan lang po natin. Mag-
mag side trip tayo. So ayun nga po, halos ng mga tao dito malaking tulong pagka natapos yung ano, ang MRT7 na yan. Pasensya na kayo, medyo mahaba tong vlog ko na to. Sama na lang po kayo para na rin kayo namamasyal kung nami-miss nyo yung lugar na to. Pare-pareho po tayong mamasyal at ma-update na rin tayo pare-pareho sa latest o ang tawag nila tollits, toll, anong latest. So ayan po ang latest na ano, MRT7. So yan pong sa left side na yan, yan maraming puno na yan, yan po ang, yan po ang batasan. Yan po nag-uopisina o mga nagtatrabaho ang ating mga congressman, magagaling na congressman. Kaya saludo po kami sa inyo. So ikot na po tayo para balikan natin yung MRT7. So, eto na po tayo ulit sa Commonwealth. Continue na po natin yung update natin sa MRT7. So, siguro po update lang muna natin hanggang sa may SM preview sa may Mindanao Avenue Station. Kasi bandang yung the rest 4 stations, yung Quirino, Holy Sacred Heart, Holy something, tapos yung Tala, tsaka sa may San Jose del Monte, halos maraming pang kulang dun eh. So sa tingin ko yung partially operation na gagawin nila ay mula Mindanao Avenue papuntang North Avenue Station. So yun siguro ang una nilang sisimulan. Ito po, nasa Commonwealth Avenue na tayo. Manggahan Station. So maraming makikinabang dito, lalo na yung mga sa may Payatas area. Yan. Kaya malaking station din to, malamang. Sa right side po natin papuntang Payatas, meron din po ang daan papuntang Rizal sa area na yun eh. So kita ko di, so eh mga to, kita ko dito yung mga ano eh, na meron ng rail track sa area na to. Ewan ko na kung nakita niya sa camera, pero sa akin po kita.
the making, another condominium yung nakikita natin sa harapan natin. Maraming taga-Yoke ang bumili dyan. So hopefully di tayo matraffic dito sa may area na to, kasi lagi matraffic dito eh. So far, wala namang senyales na traffic. So nalagpasan na natin Doña Carmen subdivision. So approaching is, tama kayo, Doña Carmen station. Kaya lang, ang tanong, kaano-ano ni Doña Carmen si Don Antonio? Kung may nakakaalam po, pakisagot lang po. So ito yung Doña Carmen station, yung may mga poste niya na sa right side. So ito na po, nagbilang anghel tayo na matraffic na. Itong area na to, lagi naman talaga matraffic itong area na to eh. Sa may, lalo na sa may Regalado Avenue. Ayan. Matraffic lagi doon. At saka yun sa isang subdivision na after ng Regalado Avenue, matraffic din doon. Yun lagi nagkakos ng traffic, yung intersections na yun. So mga tol, patayin ko muna kasi matraffic eh, unless na medyo mabilis. So rolling muna, mag carry on na lang tayo. So kahit papaano naman eh, rolling tayo, hindi yung naka-static lang na hindi umaandar. Medyo gumagalaw naman eh. It's causing the traffic. So ayun, kaya pala medyo matraffic mga tol. Nag-drill sila dito sa may Regalado station. So ito po ang Regalado station, kaya nagsisimula sila mag-drill ng mga poste. 2 lanes na lang pala kaya matraffic. So nandito pa rin po tayo sa haba ng Commonwealth. Bagay, itong area naman ito lagi matraffic talaga eh. Lalo na yung nasa kabilang side niya. Doon sa may Fairview Mall ang laging cost na ano, ng traffic. At sa area na to, dito naman sa may pagka nagla left turn ka, sa may stoplight, yan din ang cost ng traffic. Ito pa lang na isa sa nakita ko medyo mataas ano, ang rail track. Nyo ko pa rin sa iba, masyado siyang mataas. So nalagpasan na natin yung Regalado station. Bali ang susunod na station na niya sa may ano na SM Fairview, yung Mindanao Avenue station. So ito
ito, area na ito mga talang medyo minsan nagkakos ng traffic. Yung pa left side na yan. Itong intersection na ito. Siguro pwedeng gawa ng underground na ano, daanan para. Kasi ongoing na yan eh, yung traffic dyan. Lagi. So ito, mag right turn tayo dito at pumasok tayo sa may Regalado Highway. Yan, dire-diretso na yung papuntang SM Fairview. Pwede ka rin naman dumaan doon, yung dumiretso kung pupunta ka ng SM Fairview. Pwede kang dumiretso doon. May daan din doon. Kaya lang, dito tayo dadaan para makita natin yung kabuuan ng ano, rail track ng MRT7. Sa Regalado Highway. Yan. So mga nakita natin halos kompleto na eh. May mga parapet na sila sa gilid. Mga drainage na rin. Siguro hindi pa natin nakikita yung taas eh. Siguro may konting rail tracks na gagawin. At mostly yung ano, yung station mismo. Wala pa tayong nakikitang ginagawa talagang station. Puro foundation lang. O pundasyon lang ng station ang nakikita natin. Po ang Regalado Highway. Regalado Highway pa rin tayo mga tol. At malapit na tayo dumating sa Mindanao Avenue Station. So siguro tignan lang natin sa may ano, sagad na natin agad sa may Lagro. Tignan natin kung anong nangyayari na doon. Pero alam ko after Lagro, marami pa rin silang poste na dapat itayo doon hanggang San Jose del Monte na yun.
na raw. So, eto na po, approaching Mindanao Avenue Station. Bali ha, nasa tapat lang siya ng ano, SM Fairview. So, sagad lang natin lang kasi may punta na rin tayo lagro, ikuta na natin. Hindi naman tayo nagmamadali. Katulad din po ng iba, halos puro pundasyon pa lang yung ano na itatayo dito ng ano ng contractor. Siguro ibang contractor naman ang gagawa ng station, I don't know. Pero yan lang po, puro poste pa lang. Ano, puro poste. Yan po yung ano SM. Ganda. Ayun o, kung bukas na LRT MRT 7, dami na sana pasahero. Hindi na ito mahirapan magantay ng kahit tagal-tagal para sa jeep o bus na darating. Kaya malaking tulong po talaga sa mga kababayan natin once na natayo yan. Kaya sana naman, bilisan. Dito po tuloy-tuloy naman yung kabit ng girder dito eh, halos kumpleto na hanggang dito. Ewan ko lang pag lagpas ng lagro, last time na nakita ko puro poste pa lang din nun, wala pa mga girder na ganito. Sila. Traffic din dito sa area na to. Yang nilalabasan ng ano na yan, papuntang Lago. Kasi ito na lang posting natitira dyan eh. So kulang-kulang pa talaga. Tsaka na lang po tayo mag-update pagka marami ng poster dito. Sige po mga tol, God bless po sa atin lahat. Bye!